Hindi po forever ang bisa ng isang kasunduan sa barangay. Magandang araw mga kabarangay, kumusta na po kayo? Madalas po akong nakakatanggap ng mga tanong na sila daw ay nagkasundo sa barangay, meron ng final settlement, at ito ay 10 years ago. Meron namang pong 5 years ago, merong 2 years ago. Kaya ang tinatanong nila, kung yun bang naging kasunduan nila sa barangay, meron silang KP Form number 16, ay effective pa rin daw ba? After 10 years, after 5 years, after 2 years. So, madami po ang nalilito dito sa mga ganitong bagay. Kaya po sa video ito, gusto ko pong klaruhin kung gaano ba katagal ang visa ng isang kasunduan sa barangay. Ayan, mga kabarangay, gusto ko pong sagutin ang tanong na gaano katagal ang visa ng isang kasunduan sa barangay. Maaaring kasunduan sa mediation o kaya ay kasunduan sa conciliation o di kaya naman ay kasunduan sa arbitration. Gamit po itong book na aking ipinopromote, ano po? Ang sabi po dito sa section 417 ng Republic Act 7116, ang sabi po, section 417, pagpapatupad. Ang matiwasay na pag-aayos o gawad ng paghatol ay maaaring ipatupad sa pamamagitan ng lupon sa nalulooban ng 6 na buwan mula sa petsa ng pag-aayos. Pagkalipas ng 6 na buwan, ang pag-aayos ay maipapatupad sa pamamagitan ng aksyon sa angkop na lungsod o pambayang hukuman. Ayan po, maliwanag ang sinasabi po na sections 417 ng Republic Act 7160 o ito pong Local Government Code of 1991 na 6 months lang po ang visa ng kasunduan sa barangay o naging kasunduan sa barangay. At yung pong period ng 6 months, doon po kailangang tumupad ang mga partido sa kanilang napagkasunduan. Ngayon, kung sakaling hindi makatupad ang mga partido sa kanilang kasunduan, ang mangyayari po nito ay barangay ang magpapatupad ng kasunduan. Okay? At matapos po ang 6 na buwan, sino na ang pwede magpatupad? Dahil 6 months lang ang period ng pagpapatupad sa barangay, yung visa ng kasunduan sa barangay, sabi po ng Section 417 ay ang hukuman na nakakasakop doon sa barangay o nasa ilalim ng jurisdiction ng hukuman, yung barangay, hukuman na po ang magpapatupad ng naging kasunduan sa barangay. Mga kabarangay, gusto ko na rin pong idagdag na ito pong 6 months period ng kailangan maipatupad ang kasunduan sa barangay ay nasa KP rules din po under Rule 7 Section 2. Kaya sana po dito sa video ito ay maintindihan nung mga naging involved sa kaso na ang naging kasunduan po sa barangay ay hindi forever ang kanilang validity, ang effectiveness ng kanilang naging kasunduan. So, maraming salamat po muli. Ito si Jeffrey at salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik dito sa Katarunang Pambarangay Channel.